Okay, another video mga ka-vlog. Ito, re-reviewin natin ngayon. So wala pa akong nakikita ang review nito. Ang Racework na mechanical caliper na dual piston. Okay, so bago natin i-full review ang intro na wala sa umpisa, pasok. Okay guys, ito na. Kailangan lang natin para kalasin lahat yan. Itong Allen wrench at torque screw para dun sa bolt ng rotor. Okay, so kalasin muna natin. Nakabitan natin yung sa likod at yung sa harap. So base doon sa mga kakilala ko na nakabila na nito, itong brake pad niya halos kasukat ng sa Shimano B01 ba yun o ano, basta yung B01. So okay naman daw gamitin tong stock. So tatestingin muna natin. Hindi ko alam kung paano katagal bago maupod. Saka na natin papalitan ng pang Shimano. Okay. So bali, ang una kong plano kasing bilhin is yung Zoom. Kasi dami ko nakitang review. Pero, based kasi dun sa experience ng isa sa mga napanood ko, hindi siya sakto yung Shimano pad. So kailangan pantabasin. So ito, kesa naman daw na pag naupuran ka sa long ride, mag-iis-is ka pa bago mapalitan. So mas maganda, tanggal, salpak na lang tayo. So kaya ito ang napili ko. At the same time, wala akong nakikitang review. Unahin natin sa looks. Ang kukompare ko lang siya sa iba na dual piston din. Itong pinaka, walang po nang tawag dito, yung basta pinaka hinihila niya para mag-close yung piston is isang buo. Ayan, isang buo siya. Yung isang brand kasi, yung Zone, is hiwalay ito, tsaka to. So pag tinanggal mo itong pinaka umiipit sa cable, hiwalay din silang dalawa. So para sa akin lang, feeling ko naman mas matibay kung buo siya. Kasi kung malulost thread yung tornilyo, buo pa rin siyang nakakabit. Hindi tulad nung isa, pag nalost thread yung tornilyo, pwedeng kumalas, maghiwalay sila. So ito buo pa din. So para sa akin lang naman yan. At sa looks, ito yung maganda eh. Hindi ka mahihirapang sa side na to. Hindi mo na siya kailangan i-allen wrench para lumapit or ma-adjust yung pinaka ipit nung pad. So, pwede mo siyang ikutin ng kamay. So, yun yung magandang isa. Pangalawa, matte siya. Hindi siya,
hindi siya super shiny. At may nakasulat dito na DA6S. So tagal ko rin inisip kung ano yung nakasulat eh. Wala siyang nakasulat na Racework. Kahit saan. Wala, walang Racework. Ayan. Pero, pag sinerge mo ang Racework na dual piston, ito yung lumalabas. So, sabihin natin na, sige, Racework siya. Ayan. Bali, sa susunod, pag nakita natin or nakasama natin yung tropa na mga may ganito, actually, sa gravel bike ko siya nakikitang nakakabit eh. So, dito sa mountain bike natin, kakabit ngayon. Kaya natin kung tatagal. At i-review natin ngayon sa mga susunod. Ayan. So, ikakabit ko muna to. Ito yung sa para sa harap. Kalasin muna natin. Gulong kasi papalitan natin ng rotor. Mas malaki. Palitan na natin. Itong 200 mil na rotor. Dahil madumi na ang kamay natin, huwag daw didikitan o huwag hawakan ang mismong disc. Okay, makakontaminate yung brake pad na hindi kumapit. So, gagamitin natin yung mga bolt na kasama niya. Guys, ito na ko muna yung gulong kasi nakikabit naman na natin yung rotor. Tanggalin muna natin tong stock na caliper. Papalit natin itong Racework. Guys, maganda rin dito pag bumili ka, mostly naman meron pero may kasama na siyang brake mount. So may indicator na rin na pag itong brown mount na to ginamit mo sa harap, pwede siyang pang 160. Pero pag sa likod, pang 140. So yun nandun sa likuran, baligtad naman siya. So pag ginamit yung brake mount na yan, pag sa front siya, 180. Pag sa likod, 160. So, nasa likod siya, 160 ang rotor. Pag nilagay dito sa harap, pwede pang 180. Pero dahil 203 ang ating rotor, gamitin natin itong inantay nating mount na to for 180. At isa pa rin palang maganda dito, ang mga bolt niya is kulay itim. So, powder coated na black. Ayan. So hindi naman siya black metal kasi medyo nagfe-fade yung sa mismong thread, pero powder coated siya, so hindi basta-basta mga ngalawa.
Malapit na natin, guys. Ira road test lang natin ng konti kasi medyo gabi na. Bukas subukan ko kasi maghahanap naman ako ng jump bike na frame para doon sa isang project ko. Okay guys, nakuha ko na yung jump frame na project ko. May nakita ako na mura, buti na lang maayos kausap si Sir. Nasabit na sa likod. So tinesting lang natin yung Racework brake caliper. At sabay na rin, nakita natin yung binibentang murang frame ni Sir. Okay. So, road test ulit. Pauwi. Guys, ito nakarating na tayo sa short test ride natin kay Racework dual piston brake caliper. So feedback lang, hindi naman niya ako pinahiya. Syempre pag bago, medyo nandun tayo sa baka may masira or may kumalas, so sakto naman yung paghigpit natin ng mga tornilyo sa cable, nalagyan naman natin to ng grasa, so madulas naman siya. Okay siya. Malinis, walang maalog. Nabibigay niya kung ano yung trabaho niya. Kaya niya akong patigilin kapag kinakailangan. So, sa likod kasi 160 lang ako, sa harap 203. Mas malakas yung preno sa harap. Pero tulad na nasabi ng isa sa tropa, yung brake pad niya medyo mabilis kumalas or mawala yung kapit. So na short ride ko rin siya, naiakyat ko, hindi ko nga lang nabuo, papuntang Timberland, so hanggang kalahati lang, bumaba na ako kasi medyo nagtatanghali na nun. Nung pababa, medyo maingay yung preno sa harap. Sa likod, medyo halos walang kapit. Kaya, pag uwi, umorder na ako nung Shimano na brake pad, B10S. So, pag dumating, kakapit na lang natin. Ang feedback ko sa kanya, ayos siya. Hindi ko kailangan adjust sa short ride na yon kasi sakto naman. Medyo maingay nga lang pag sa harap kasi yung pinaka brake pad niya, hindi ko lang sure kung resin o semi-metallic siya kasi medyo parang tunog bakal habang tumatagal. Pero kung makapit naman siya, may kapit naman. Bibili na lang ako ng Shimano pads, tapos yung stock na to, siya yung gagawin kong pang backup if ever na maupod na si Shimano.
So pag dumating, kabit natin, tingnan natin din yung performance ni Shimano. So other than that, okay naman. Ayos siya. Sabihin natin na naramdaman kong ligtas ako sa kanya sa pagpepreno. So yun lang ang mapifeedback ko. Goods si Racework para sa akin. So kung gusto nyo na bumili, nalagay ko na lang yung link na kinuhaan ko sa baba. Yun yung pinakamura na nakita ko na goods at ito ang nakuha. Like, subscribe ha. At kung may question, suggestion, or any concern, comment lang. Sasagutin natin yan hanggang kakayanin. Okay. So, konting teaser din lang sa isa pang video ko. Review dito sa ating tires. Kasi habang ginagawa ko yung video nito, hindi na kinaya ng stock tires. So, kailangan na ito. So, abangan nyo sa sunod na video. At syempre, yung jump frame, kinuha natin. So, antayin-tayin yung video nyan. Okay? So, I'm out.